check-up ng asawa kong buntis. Nag-CR na siya dahil ang gagawin sa kanya today is transrectal. So yun daw yung option kapag mga pinagpala. Hindi mga virgin. Sana makita ang kung ano man ang makikita kasi ngayon ball of cells pa si baby. Okay. Check up sa mamu, in-ultrasound siya. Sobrang natakot ako sa kanya kasi syempre papasukan siya ng probe, pero the probe ba yung tawag din yung sa ultrasound? Pang transvaginal. Pero yun din pala yung ginagamit for transrectal. So, doon siya in-ultrasound kasi may sabi ako actually kasi hindi ko sana bet ba na mag-transvene na si Mamo. Parang hintay na lang after 3 months for the ultrasound para yung pelvic na lang. Pero kailangan kasi ni Mamo ng ultrasound na magpapatunay na early pregnancy na siya. So yun, nandito na tayo sa medical ng company na pinag-workan ni Mamo dahil siya ay mag-file na pregnancy leave. It's too early actually mag-file ng pregnancy leave kasi yung iba yung ginagawa ako dati nung lumilipad ako may mga kalipad pa akong buntis, mga 3 months, 4 months tinatago lang nila ayun, para makapag-save ng money para sa kanilang panganganak kasi parang alam ko walang matatanggap eh kapag mag-leave ka. Kasi based on productivity yung salary namin, although alam ko may basic, pero yun yung the double check natin. But anyway, we are after Sarah's healthy pregnancy. Ayoko na siyang pag-working, kaya answer yes now, pinapag-leave ko na siya. Gusto ko siyang magpahinga, ayoko siyang pagod yung katawan niya. Saka sabi din ng doktor kanina, retroverted daw yung uterus ni Mom. According to the doctor, mahirap daw yung magbuntis. Sobrang gandang biyay. Pinag-pray natin sa Manawa. One try, success agad. Wala talagang imposible pag idaan mo muna sa true prayers. Idaan mo muna kay Lord yung gusto mo, yung prayer mo. And then, have faith. Bibigay talaga sa'yo.